So kasagsagan na ngayon ng preseason game, marami ding report sa mga players na nagkaroon na ng short-term contract extension dahil by October 17 US time or 18 naman PH time ay tapos na ang deadline. Pwede pa rin naman sila makapag-sign, pero nga lang, hindi yung max contract, nasa short-term contract lang. Si Aquaman Steven Adams ay pumirma ng 2 taon na $25 million dito sa Memphis. Si Larry Nance naman sa Pelicans ay 2 years na $21 million na after nga lumabas ang report na yon na kipag-FaceTime pa kay mahal, Kevin Love. Pero iba kasi ang senaryo ng dalawang players na to. Nasa rookie contract pa sila at wala pang extension. Si Jordan Poole at si Tyler Herro. Pero anytime baka pagka-upload ko nito lumabas na ang report na meron na silang kontrata. Unahin natin si Jordan Poole. Merong isang article na $10 million na meron itong si Poole sa loob ng 4 na taon. At nasa $4 million doon ang napunta sa taxes at agent fees. Lalabas $6 million lang ang take-home money talaga nitong si Jordan Poole. Merong pang report na nasa at least $100 million pataas ang hinahabol talaga nilang kontrata. Kaya sabi ko dati, mas malaki pa rin yung kontrata ni Giannis kumpara nga kay Steph. Kahit pa $200+ million yon, dahil yung kay Giannis 5 taon, yung kay Steph 4 na taon. Hahatiin pa yon. Paglaki per year, paglaki din ang taxes. At depende pa yon kung saan silang state dahil iba-iba pa ang mga taxes doon. Kung hindi kasama ni Jordan Poole sina Klay Thompson, Steph, Draymond at Wiggins, pasok sana siya sa 25% max contract na nasa $32 million per year sana ang makukuha niya. So tulad na rin ang dating sinabi ko, ang problema talaga sa kanila ay magkano ang ibibigay dito nga kay Jordan Poole para ma-retain pa si Wiggins dahil nga sa kanilang cap space at kanilang payroll. Ang isang risk pa dyan kay Jordan Poole kapag hindi siya nakapirma ay madami mga agent or mga teams talaga ang mag-o-offer sa kanya ng kontrata next year. At isa pa, kapag na-injured siya ay posible pang bumaba ang kanyang value sa susunod na taon. At kung tatanggi naman siya ay marami na mga players ang napahamak dyan. Katulad nga ni Miles Bridges, si Schroeder at yung iba mga players talaga na nagkaroon ng injury at nawala na rin sa NBA. So dito tayo kay Tyler Herro dahil parang nagwawala na si Herro ngayon dahil wala pa rin contract extension. Sabi pa nga niya sa isang interview, tawagan na lang siya kapag ready na. Sa dami rin kasi na naging issue talaga kay Herro ay nakakapagtakang hindi pa rin siya binibitawa ni Pat Riley. Pero base kasi sa report ay focus lang talaga si Herro sa paparating na season at agent na lang niya ang bahala pagdating sa kontrata. Pero ang tanong kasi dyan, bakit ang tagal? 6 man of the year pa siya niyan pero wala pa rin contract extension. Ang sinasabi, hindi naman minamadali yun. Hindi rin naman niya gustong i-recruit siya ng ibang team or maging sentro ng attention sa free agency. Base pa sa report, hindi masyado napapag-usapan yung kontrata ni Herro sa Heat management. Iba kasi siya kay Jordan Poole. Pwede siyang mabigyan talaga ng max contract na 25% dahil si Adebayo lang ang nakapirma ng D-Rose rule. Doon kasi sa Golden State, meron naka-super max contract, itong si Steph. Tapos yung naka-Derrick Rose rule ay itong si Wiggins. Ang problema lang sa Miami, itong si Butler, Lowry, Adebayo at Robinson ay malalaki na ang kontrata. Yung max contract nga na D-Rose rule, hindi na ibigay kay RJ Barrett, kung saan eligible pa siya doon at meron pang cap space ang Knicks. Dito kasi kay Herro, possible talaga sa kanya yung above 100 million kahit pa 6-man position siya. Ang pwede talaga makuha ni Herro base sa contract rule ay nasa $188 million sa loob ng 5 taon at nasa $32 million per year ang umpisa nun. So pareha sila ni Jordan Poole na wala pang kontrata pero magkaiba ng senaryo. At ilang araw na lang din ay deadline na. Kapag hindi nabigyan ng contract extension yung dalawa, mahihirapan ang Golden State at Miami na matapatan yung ibibigay ng ibang teams. Lalo na't kaukonti rin yung mga bigating free agent next season. At yung iba nga doon meron ng may target. Kaya time.